So yan mga guys, magandang araw na muli sa inyong lahat. Magandang gabi. Ayan, yung gabi man dyan sa inyong kinalalagyan. At maraming salamat sa inyong panunood sa video nito. At tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, mga guys. At sa video nito ay alamin natin, titignan natin kung gaano ba kahalaga talaga si Jesus para sa ating mga buhay. Gaano ba siya kahalaga at ano ba yung dapat na gawin natin para maging isang anak ng Diyos. Ayan. So, samahan niyo ako sa pagbasa mga guys ng salita ng ating Panginoon Diyos. At ito po ay ating makikita sa aklat ng Juan. Juan chapter 1 verse 12. Ayan po. No? So ganito po yung sinasabi dito. Ngunit ang lahat na tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ayan. Tuloy na po natin yung verse 13. Sabi dito, sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman, o sa kagagawa ng tao, ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Nagpalain ng Panginoong Diyos ang kanyang salita. At dito mga guys, makita natin no, yung kahalagahan na si Jesus ay tanggapin natin sa ating mga buhay. Sapagkat sa mga talatang ito, maliwanag na sinasabi na maliban na tinanggap natin si Jesus sa ating mga buhay bilang Panginoon, bilang regalo ng ating Panginoong Diyos sa atin, ay hindi pala tayo may tuturing o may bibilang na anak ng Diyos. Sapagkat napakaliwanag dito na sinasabi, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ayan. So, walang ibang maaaring magbigay sa atin ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang sabi nga dito, sa verse 13, sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan. Na? Hindi porke na halimbawa ako ay isang pastor, no? Halimbawa ko lang yung sarili ko bilang pastor, no? Halimbawa ako, no, isang pastor. Ayan, i-clear ko lang. hindi halimbawa na isang pastor sapagkat ako nga po ay pastor, no? Halimbawa sa akin, yung mga anak ko, nung isilang sila sa mundong ito mga guys, hindi ibig sabihin na anak na agad sila ng Diyos. Hindi ibig sabihin na mayroon na silang karapatan na maging anak ng Diyos. Sapagkat hindi may kukonsider na dahil anak ko sila, anak sila ng isang pastor, ay magiging anak na sila ng Diyos. Maliban na tanggapin nila si Jesus sa kanilang buhay bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, doon lang sila pagkakalooban ng karapatan. No? Doon lang, yun lang yung time na bibigyan sila ng karapatan ng ating Panginoon. No? Linawin ko lang din, kung bata pa, wala pang muwang sa mundo, is consider yun na anak ng Diyos. Ang nililinaw ko lang mga guys kanina na hindi porke na isinilang sila dahil anak ko sila, anak sila ng pastor, ay anak na sila ng Diyos. Kapag yung isang tao ay magkaroon na ng sariling isip, no? Alam niya na yung mabuti at masama, yun na mga guys yung kailangan niya ng mag-desisyon. No? Kailangan niya ng tanggapin si Jesus sa kanyang buhay or hindi. No? Mag-desisyon siya, tatanggapin niya ba si Jesus sa kanyang buhay o hindi. No? So kung hindi niya tatanggapin, desisyon niya yun, so walang nagbigay sa kanya ng karapatan na siya ay maging anak ng Diyos. Dahil tanging dito lang, no?
Sapagkat sabi nga dyan, sa verse 13, sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. No? Tingnan niyo, maliwanag, di ba? Ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Kundi, sabi dito, no? Sa kagagawan ng tao, ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Ayan. So, maliwanag ito mga guys, kasi nga, maging, di ba, sa John 3:16, ito yung sulat pag-ibig kasi ng ating Panginoon Diyos, no? Ito yung sinasabi nga na ito yung pinakapuso ng Biblia, yung John 3:16. So, maliwanag naman kasi dito mga guys na sinasabi nga dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay, no? Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Very clear dito mga guys na sinabi nga dito ibinigay, diba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay, diba? Maging sa English, for God so loved the world and He gave His only, He gave His only begotten Son. Binigay, na? So, maging tayo rin, di ba mga guys? At titignan lang natin sa ating pamumuhay, na? Sa real life, sabi nga, na kapag may ibinibigay sa atin, maliban na yan ay ating tanggapin, saka yan mapapasa atin mga guys. Pero kapag hindi natin tinanggap yung anumang ibinibigay sa atin, kailanman na hindi yun mapapasa atin, diba? Maliban na tanggapin natin sa ating buhay kung anumang mga ibinibigay sa atin. So ito nga yung maliwanag dito, na si Jesus ay ibinigay ng ating Amang nasa langit upang ang sumampalataya, maniwala sa kanya ay hindi mapahamak. Very clear na dapat tanggapin ng tao si Jesus sa kanyang buhay. Dahil kapag hindi, walang magbibigay sa atin na tayo ay mapabilang bilang anak ng Diyos. Tanging ang ating Panginoong Jesus lamang ang may karapatan na magbigay nun na tayo ay may bilang na isang anak ng Diyos. Kaya, napakahalaga mga guys talaga ni Jesus sa ating mga buhay. Napakahalaga ni Jesus sa buhay ng bawat isang tao. Dahil kung wala si Jesus sa buhay ng isang tao, walang nagbigay sa kanya na siya ay maging anak ng Diyos. Gaano man karaming reliyon yung ating aaniban, kung talagang wala tayong personal na relasyon sa ating Panginoon, wala tayong personal na pagtanggap sa Kanya, hindi natin siya tinanggap personal sa ating mga buhay, ay hindi tayo pagbibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi tayo may tuturing, hindi tayo may consider na anak ng Diyos kung wala si Jesus sa ating mga buhay. Kaya, napakahalaga mga guys, napakahalaga ni Jesus sa buhay ng bawat isang tao. Sayang. Kaya, sa mga video ko nga mga guys, ay lagi kong sinasabi na dapat nating tanggapin si Jesus sa ating buhay. Kahit saan man tayo, sabihin natin, Lord Jesus, tinatanggap kita sa ating buhay bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Ikaw ngayong maghari sa akin. Ikaw yung aking maging Panginoon. So, maraming salamat mga guys. Hopefully na gagawin natin ito dahil hindi ko lang yan sinabi mga guys, kundi mismong ang Biblia yung nagsasabi niya na salita ng ating Panginoon. Maraming salamat. God bless.